People power sa dagat. Ganyan tinawag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang matagumpay na ginawang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Yan ang pampagising na balita ni Elaine Fulgencio. Habang naglalayag ang civilian mission ng Atin Ito Coalition papuntang Scarborough o Panatag Shoal, bumuntot ang mga barko ng China Coast Guard. Di hamak na mas malaki ang mga ito kumpara sa apat na fishing boat ng Pilipinas. Halos 3 kilometro na nga lang ang layo ng mga barko ng China sa civilian convoy. Yan ay kahit pa nakabantay ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Nagkapalitan pa nga ng radio challenge ang Coast Guard ng Pilipinas at China. Sa kabila ng tensyon, hindi nagpatinag ang civilian mission at ang mga Pilipinong mangingisda. Kahit pa may mga namata ang Chinese vessel, nakalusot pa rin kahapon ang naunang team ng civilian mission sa vicinity ng Panatag Shoal. Nakapaghatid sila ng pagkain at krudo sa mga mangingistang Pinoy. Kahit hindi naman sumunod ang iba pang bangka ng ating mga kababayan dahil sa mga umaalagid na barko ng China, tagumpay pa rin daw itong maituturing ng Atin Ito Coalition. Ang ating advance team ay nakaabot at nalampasan ang massive at illegal na blockade ng China sa Bajo de Masinloc. Kaya ang masasabi natin, mission accomplished, mission success tayo. Para sa maritime security expert na si Dr. Chester, ito na ang pinakamatapang na civilian mission na ginawa ng Pilipinas. I think yun yung medyo kinakatakot din ng China. Ayaw rin nilang mag-provoke din na may masugatan o may masaktan sila dahil of course no, nakabantay yung buong mundo sa atin. Very clever itong strategy na ginawa ng mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga mangingisda. Tagumpay din para kay retired Associate Justice Antonio Carpio ang ikalawang civilian mission. Ang tingin ko dyan parang people power at sea ito. No? The world will look at this, makikita nila na we are, the people themselves are asserting our sovereign rights. No? Hindi lang yung gobyerno, pero yung mga Pilipino, yung mamamayan natin. Sa ngayon, pauwi na ang mga sumama sa civilian mission. Bukas ng madaling araw, inaasahang darating ang mga volunteers sa Subic Port sa Zambales. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.